Hi, kumusta po kayo? Nandito po tayo sa Easter Joy Rabbit Ventures sa Tanay, Rizal. At kasama po natin si Mr. Alvin Samson, may-ari ng Easter Joy Rabbitry. At ituturo niya po tayo ngayon sa farm niya, pero hindi na po yung rabbitry niya, yung mga additional livestock po niya. Papakita niya po sa atin. Sige, tuloy po kayo. Dito, ito ang aming chicken range. Ang pangarap namin mag-produce ng organic eggs, no? Tsaka organic chicken meat. So pansamantala, ini-evolve namin yung sistema, pero pakita ko muna sa inyo yung nasimula namin. Meron kaming makeshift na turkey house, kita nyo naman, no? Kawayan lang, tapos sakulin lang yung pinambubong namin. Ang goal lang is magkaroon ng bahay yung aming pabo, tsaka yung iba't ibang mga. So, let's go! So, maya-maya, feeding time na kasi ng mga manok. Meron kaming mga pinapagala dito na cross ito eh. Actually, ang tawag dito sa mga manok na to ay Black Star. Black Star. Kasi cross na sila ng pure na Black Australorp tsaka ng Rhode Island Red. So, eventually, gagawin namin silang layers, no? Para sa table egg. Ito po, baka iba tong manok na to. Oh, meron akong mga na-acquire na material for Chinese Silky. So, yung Chinese Silky, very prolific yan, hindi lang sa pag-iitlog, pero pati sa pag-brood. Kaya kung meron kang Chinese Silky at meron kang itlog na gusto mong palimliman, lilimliman yan ng Chinese Silky. Yung Chinese Silky ay black meat, no? Black skin, black meat. Merong ibang mga silky dito, American Silky naman sila. Ito. American Silky to mga to. Yung kulay itim. Oo, yung iba dyan, binili. Yung iba naman, nakipag-trade ako sa ibang mga nagmamanok din. Kaya pag magpa-farm ka talaga, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa eh. Kailangan may mga partner ka din or network para magkaroon ka ng bagong material. No? At meron pa rin po ata sa likod. Ano yung sa likod naman? Nandyan ang mga breeders natin na Rhode Island Red at saka breeders na Black Australorp. Okay. Sa likod niyan, meron tayong brooder house. Doon tayo nag-brood ng mga day-old chick tsaka week-old chick. Okay. Ano pa po ba yung, sir? Meron ata ako nakita doon, may kambing po ba? Meron tayong bengala doon. Yung kambing, paparating pa lang. Pero kung sisilipin nyo, nandito yung mga pabo. Nandito yung pabo. So, I think meron pang naglilim din na pabo dito. Ayun. So, nandun yung mga pabo, tapos nandun yung inahing pabo na naglilimlim pa lang. Okay. So, sinasara na namin sila paggabi para protektado na sila. Kasi maraming prey dito eh. Pwede silang kainin ng sawa. Sawa, okay. Bayawak. Okay, sige. Next stop, sir. Dito tayo. So, syempre, pag may farm ka, gusto mo rin na medyo maganda-ganda ang tignan, di ba? Mm-hmm. Kaya pinalibutan namin yan ng mga flowering plants, kagaya ng mga cosmos, tsaka yung mga butterfly pea, yung tawag nila blue turnip, no? Ito ba yun, sir? Oo, so pwedeng ihalo sa salad, pwedeng gawing tsaa, pwedeng ilagay pang kulay sa sinaing, no? Ganun. So, meron tayong in-acquire na Belgian Malinois. Yung iba dyan, in-adopt natin. Ang main purpose nila talaga is protection ng farm. Siyempre, importante yan, di ba? Kailangan natin ng protection. Kasi medyo malaki tong farm nito eh. Oo, so, at the same time, yung Belgian Malinois kasi, working dog talaga yan, farm dog, no? Uh-huh. Ang nai-imagine ko dyan is meron silang cart. Nakakapag-transport sila ng ilang mga gamit sa farm, no? Mm-hmm. So, yun. Pati, sa ngayon, medyo kinocondition pa natin sila. No, okay. Let's go. Yes, sir.
itong mga cage na to, para sa aso talaga to eh. Kasi nga, preparing for breeding yung mga Belgian Malinois natin. Pero pansamantala, ginamit natin na housing para sa mga Bengala. Bengala, oh. Or guinea fowl. Pasok kayo para makita nyo. Okay. Guinea fowl. So, may mga dumalaga, may mga breeders, tapos may mga 4 months, no? 4 months, 4 month na chicks to ng guinea fowl Bengala. Ngayon ko lang nakita yun, sir. Matanong ko lang, paano po ba? Mangingitlog or binibenta as is or pangkatay? Paano po ba? Ang main purpose niyan, syempre may mga hobbyist tayo, nangongolekta ng mga iba't ibang klase ng Bengala. Merong iba't ibang kulay eh, no? Pero kaya ko talaga sila in-acquire dahil maingay sila. Ah, okay. So parang ang purpose nila ay alarm. Alarm, okay. Alarm yan pagka may stranger, may threat, may danger, ganun. Okay. So gaya niyang tulog nila na yan, very tame yan. Okay, okay, okay. Okay, sige. Ayan, nagsisimula na umingay. Oo, oh, umingay na. Sige, sir. Isa pang unique sa farm, no? Makwento ko lang. Kasi, nung una, problema namin dito yung ano sanitation. Sa sanitation, ibig ko sabihin, paano ang toilet natin? Usapang toilet to, ha? Okay. Ang ginawa namin, gumawa kami ng, nag-research kami kung ano yung mga possible options para sa malinis na toilet sa isang farm kagaya nito na walang steady source ng tubig. At ito yung aming toilet. Yari sa kawayan, pati yung roof niyan, yari sa kawayan. Hindi ko na kayo ipapasok, pero basically, it's a compost toilet. Meron kaming balde. At pagka oras na para gawin ang dapat namin gawin, meron kaming ipa. Ah, okay. So, walang amoy, walang langaw. Malinis. Okay. Natural composting. Okay. And so, meron pa po ba, sir? Or ito na po yung ano? This is it. Okay. Hindi ko na kayo dadalhin sa brooder kasi may stress yung mga sisiu. Okay, okay. Para doon sa mga bibe. Okay. So, yan. Natour tayo ni Sir Alvin dito sa kanyang farm. Bukod ko sa rabbitry niya. Ano rin yung episode 2? Yung part 2 para din sa rabbitry ni sir. And sir, any messages sa mga viewers na gustong bumisita dito sa Easter Joy Rabbit Ventures? Kung bibisita po kayo, just let us know at sisikapin po namin na ma-accommodate kayo based dun sa kung ano yung need niyo. Kung gusto niyo makita yung rabbit, kung gusto niyo makita yung mga manok, just please let us know. Okay. Saan po ba sila pwedeng kontakin? Pwede nyo kaming kontakin sa aming Facebook page, www.facebook.com/EasterJoyRabbitVentures. Okay, thank you, sir. And sana nagustuhan yung episode na to. At mag-subscribe na rin kayo and like nyo rin yung video at hit nyo na rin yung bell notification button para updated kayo sa mga videos natin. At saka syempre, para ganahan naman kami gumawa pa ng mga ganitong videos. So maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.